Alright, so mga katubay, ito nagkakapit tayo at yan, naglagay na rin ko ng kanin. Let's go. Tanggap ka. Yan, sasakay tayo. Nakarating din tayo mga katuba. At yun nga lang, naglakad tayo mula dun sa may plaza. So yun nga mga katuba. At yan, maghihintay muna tayo dito. Alright. Dito muna tayo sa unahan mga katuba. Yun, what's up mga katuba at good morning. At syempre pa rin bagong vlog. At yun nga mga katuba, time check tayo, 6:00 na po ng umaga. At yan mga katuba, ang ating dadalhin na bag. Yan yung dalawang yan, yung puro yung kumuplays at yung isa. So yan ating dadalhin. So yan po ating magamit. At yun mga katuba, yun kanina lang tayo nagising, so nag-upload ako ng video. So hindi ko pala alam mga katuba na ubos na pala yung data ko sa Boom. Kaya yun, ano na mga katuba, papalod na lang siguro ako mamaya sa may tindahan. Nagtatanong pa ako kung may mga load ba silang tinda na Gumu. So yun, kasi mga katuba at alas city pa siguro, alas city pa naman yung ano ko, mga alas 8 ganun yung pagpunta ko ng San Pedro, kasi nga po ay yung biyahe niya mga alas 10 o alas 9, kaya yun, try, let's go. Yun mga katuba, nag-treat pala si ate ng ano, ng tocino. So yun yung baon natin mga katuba, tocino na lang yung baon ko. Alright, so mga katuba, ito nagkakapi tayo at yan, naglagay na rin ko ng kanin dito sa ano, plato. Pinapalamig ko lang mga katuba kasi yan ating babaunin. At kung ilalagay ko agad sa ano yan, baunan, tapos takpan natin ulit o agad, maano yung mga katuba, mapanis. At yung ulam natin na kusino, yan, luto na. Siyempre thank you kay ate kasi siya yung nagluto ng kusino. Ayan, maliit na yan, yung plastic. Ayan mga katuba. Alright mga katuba, at yan, time check tayo is alas 7 na po ng umaga mga katuba. Tama to ngayon. So magkukommute lang ako mga katuba, no? Mula dito Sinalhan to Binyan. Tapos sasakay tayo ng jeep papuntang San Pedro. Kaya yun. At siyempre mga katuba, ready na ang ating gamit. Ayan, naka-ready na. At saka itong isa, yung bag ko, tsaka chinilas. Nagdala na ako ng chinilas kasi para ano, kung sakaling medyo ano na sa sapatos natin, so magtatanggal natin sa sapatos at magchinilas naman tayo ulit. Kaya yun, okay sa mga katuba, yun, chinik ko lang yung mga gamit ko, baka may maiwan pa kasi yung mga importante, yung GoPro ko nandito naman. Munti ko makalimutan yung GoPro ko, yung hawak ko na pala. So siyempre yung cellphone, check natin yung isa kasi kailangan natin to. Yan, nandito naman. Alright. Ayan mga katuba. Yan. Alright sa mga katuba, at yan, ready na tayo. Time check tayo, alas 7. Mag alas 8 na mga katuba, kaya kailangan bago mag alas 9 andun na tayo kasi baka alas 9 yung first trip ng mga katuba, no? So malay natin makaano tayo doon, makasingi tayo doon. Oh, yan, malalaman na natin mamaya mga katuba. At siyempre magsasapatos muna tayo. At yun nga mga katuba, hindi tayo nakabili kahapon ng midjas, kaya pagdaan natin ng bayan saka na tayo bibili ng midjas. So ngayon susuotin muna natin yung sapatos na walang midjas. Ayan, kasi nakalimutan ko kahapon mga katuba eh, dahil medyo hapon na rin kami nakauwi kasi hindi naman kami maaga nakaalis. Kaya yun, lagay ko muna dito.
Alright. Yan mga katuba. Ready na tayo, ready na. So, yun. At ang ating gamit, so isang dalawang bag lang yung dala ko. So, isang malaki, isang maliit. Tapos yung isang maliit nito mga katuba, andyan yung aking mga charger. Yung power bank ko. So dyan ko nilagay para pag kailangan natin mag-charge. So yun lang ating kukunin at yun. So stay put na lang doon doon sa ano, sa bus, sa taas ng ating upuan. Yeah. Alright. Siyempre. At tayo mag-hinap ba na dahil mag-aalas 8 na mga katuba. Yan. Time siya. Tingnan ko muna yung oras kung anong yan 7:13 ng umaga. Kaya yun. Tara, let's go. Yung ating bag. Malay pun isa. Ano lang yung cellphone. So yung mga ito ba o. Yung isa dito medyo mabigat rin. Ganyan ko na lang yan. Ayan, ganyan. Kaya, yun. Alright, at siyempre paalam na kay ate. Yan. Okay, si Inday andun, tulog pa naman mga katuba. Kaya, yun. Yung pamas ko sa kanila, yung pamas ko ipapadala ko na lang sa pagpasok ng next sahod natin. Kaya ngayon, medyo alanganin tayo. Kaya, yun. Alright. Alright, na mga katuba. At, yun. Alas na tayo. Magkukommute lang tayo mga katuba. Kaya ay ano to, parang umanon na ano ah, yung right, dandahan lang tayo kasi baka mabali mga katuba. That's a big problem kung tayo ay mabulos dahil mababasa tayo. Alright. Ha? Bili na ako? O nga pala ng mga katuba, hindi ako nakaano ng face mask. So bibili na lang ako dyan sa labas. Alright. Tara. Alright sa mga katuba, at nagpapalod ako ng gumo. Walang nagtitinda. Kaya yun, trend lang natin dun sa iba. Alright. Ay ay. Alright, saka-saka na lang ng tricycle. At siyempre, shout out kay Kuya. Yan, kay Aye, Kuya Aye. Yan. Kaya yun, kita-kita na tayo doon mamaya sa bayan, pagdating namin ng bayan. Alright, so mga katuman, dito na tayo sa Binyan. Ayan, dito tayo sa may tulay ng Binyan. Kaya yun mga katuman, nagpadiretso na lang ako doon sa sakayan ng jeep para hindi na tayo maglalakad. Dahil medyo may kabigatan yung ating bag ng mga katuban. At balita naman pag yung aking dala. Kaya yun, medyo traffic nga lang dito. Ayan, no? Dahil maraming mga nagtitindang gulay. Ayan. Kasi madaling araw dito mga katuba. Maraming nagtitinda talaga. Madaling araw pa lang. Ayan. So yung iba dyan nagliligpit na. Kaya medyo traffic dito ngayon. Ayan. Ganito dito mga katuba pag tuwing umaga. Mga madaling araw. Talagang siksikan dahil nga po maraming nagtitinda ng mga gulay. Ayan. Alright. At yun ando yung mga sakayan ng iba-ibang barangay dito sa Binyan mga katuba. Ayan. Yung terminal ng mga tricycle. Alright, mga tuba, nandito na tayo. So, yeah. Alright. Thank you. Alright, let's go. Thank you, yeah. Yan, sasakay tayo. Nandito tayo sa San Pedro, papasok. Let's go.
mga katuba yan. Alright, so mga katuba, matinding lakaran na naman to. Kasi yung jeep na sinakyan ko, hindi na pumunta, hindi na didiretso dun sa may ano, sa may Arilis. Kasi ando naman yung ano talaga, yung terminal ng Silver Star. Kaya yun, maglalakad tayo. Yan, oh my goodness. Sirais lang yung mga tuba. Mas maganda ngayon i-challenge. Maglalakad tayo. Yeah. Malayo pa. Dadaan pa tayo ng tulay bago tayo makarating ng Silver Star Terminal. Yeah, sige, lakad lang tayo. Yun nga mga katuba, no? So nung pagpunta namin dito kahapon ni Utol, yung jeep na sinakya namin dumiritso papunta ron sa may ano, diyan sa may palabas ng highway. So ngayon naman yung sinakyan kong jeep hanggang doon lang sa palengke, sa may plaza. Kaya yun, medyo malayo-layo pa mga katuba, mga ilang kilometro pa yung ating lalakbayin. Yung paglagpas natin dito, andito sa tulay, ano. So paglagpas natin dyan sa unahan, pag may matatanaw tayo dyan na mga kahoy, so andyan na, andyan na yung terminal ng Silver Star. Sana nga po mga katuba, makakasakay tayo dahil nga kahapon pumunta kami doon ni Utol. Ayun, puno na daw, fully booked na. So yan, magbabakasakali na lang tayo ngayon na makasingit tayo, baka mayroong hindi sisipot, magkakaroon ng bakante. Kaya yun, sana meron. Alright, para hindi tayo babalik. Kung wala talaga mga katuba, sigurado balik tayo. Alright mga katuba, at malapit na tayo. Grabe. At yan, may pumasok doon na Silver Star. Baka yan, sana nga po may ano, may bakante kahit isa para makasingit tayo. Yan, malapit na tayo sa Rilis. Yan, pagdating natin ng Rilis, andyan na matik na, andyan na yung Silver Star Terminal. Kaya yun, oh my goodness. Alright, andito na tayo. Buti na lang nakarating din tayo mga katuba. At yun nga lang, naglakad tayo mula doon sa may plaza papunta dito. Yun, grabe. O yan mga katuba, so malamang marami na yan ngayon. So check muna natin doon kung mayro ba bakante. Kasi kung wala, wala tayong magagawa kung wala talang bakante. Kaya yun, pasok tayo. Alright. Yan. Teta. Yan. Good morning po. Right, check lang mga katuba. Yan. Thank you, sir. Yan. Alright. Yo, naku mga katuba, pila. Tingnan nyo dun. Ano kaya? Makakaano kaya tayo nito? Pila, so try natin tanungin kung makakaano tayo, makakasingit tayo. Ayan, may naglulukat pa ng ano, may nagkaano pa ng ticket. Ayan o, oh, grabe, dami pa sa hero. Ayan, mula dun yung pila. Oh my goodness. Yun, sana nga mayroon pa. Yun nga mga katuba, pila pa. Kaya ayan o, oh, ito naman yung mga nagkaano po ng ticket yan. Kaya sana makaano tayo, makasingit. Okay. So yun nga mga katuba, at yan, maghihintay muna tayo dito kung magkakaroon ng bakante. Kasi nga yung sabi ng ano doon, ng nagtitikit, fully book daw. So maghihintay na lang tayo, sana nga meron, sana kahit isa makasingit tayo. Kaya dasal lang tayo na makasakay tayo. Yan mga katuba, oh grabe, ganto talaga pag angat ng Pasko, daming pasahero. Kaya no, dito mayroon pa nakapila doon. Ang dami, ayan, may nakapila pa doon. So pag makasingit tayo mga katuba, siguro bibili na lang ako ng biskwit. Kasi may biskwit naman, nagtitinda doon biskwit, oh. Kaya yun na lang pasalubong natin. Yan, sana nga, sana makasakay tayo.
Yun mga katuba, upo lang muna tayo dito dahil sabi ni ano yung driver, tatawagin na lang tayo kung merong hindi sisipot, kung merong magiging bakante. Kaya sana nga meron, kasi kung wala talaga mga katuba, pag once na wala talagang bakante yung lahat ng mga pasahero, apa, kung lahat po talaga ay nandyan lahat ng pasahero, so ang gagawin natin, babalik tayo ng binyan. Kaya yun, so subok ulit pagka kinabukasan kung hindi man matuloy. Alright na mga katuba, at yan, so makakasakay tayo hanggang Tacloban lang mga katuba, kasi yung ano talaga, yung biyaheng pan San Isidro po talaga ay fully booked na, so wala talaga bakante. May bakante isa hanggang Tacloban lang, pero yung biyahe na to parang panabal po yung biyahe, pero hanggang Tacloban lang tayo. Kaya yun, pero alas 11 pa naman yung biyahe mga katuba, at tatawagin na lang tayo mamaya pag makakaano tayo ng ticket. So yun, at least makakauwi tayo siguro, kasi kung makakarating yung bus doon ng Tacloban mga alas 2, so may last trip pa yan na van papuntang Kalubian. Yeah. Yun, thank you Lord. Okay. Alright, sa mga katuba, at shoutout nga pala kay Ate Nura na supporters natin, na subscriber natin. Ayan po, kausap ko ngayon. Kaya mag-hi ka na lang po, mag-hi. Ayan. Alright. Ayan. At siyempre, thank you very much po kay Ate Nura sa suporta. Thank you, God bless po. Alright, sa mga katuba, at time check tayo. Alas 10 na po ng umaga. Yun mga katuba, naghihintay pa rin tayo ng signal ng driver kung makakasingit tayo. Kaya yun, ayan, grabe mga katuba, dami pasahero, oh. Dami, meron pa doon, may nagbubuk pa ng ticket doon. So sigurado naman mga katuba, makakaan talaga tayo, makakasakay tayo, dahil kung puno talaga doon sa passenger seat, so dito lang tayo makakaupo sa may harap. Sabi natin yung conductor. Alright. Yan mga katuba, bibili lang tayo ng tubig. Kasi walang tubig doon. Alright. Device ang pamasahe ng Ruta Pasita. Bibili ng tubig mga katuba. Alright, sa mga katuba, bumili lang tayo ng tubig, no? Kasi kailangan natin to. Kasi pag nauuhaw tayo mga katuba, din natin ng tubig. Kaya yun. So yun, siguro mga alas 11 pa yata yung biyahe, kaya mag-aabang pa rin tayo kung sure ba na makakasingit tayo. Alright, so mga katuba, at yan, tinawag na tayo, malamang makakasakay na tayo mga katuba, kaya yun, thanks Lord. At siyempre mga katuba, hindi na lang ako bumili ng biskuit kasi medyo makapuno at baka makalimutan ko pa sa pagbaba ng bus bukas. Kaya siguro doon na lang ako bibili sa San Isidro pag makakarating na tayo doon. Kaya ayan, update na lang tayo mamaya sa biyahe. Kaya ayan, siyempre marami salamat kay mamang driver dahil makakasingit tayo. Kaya thank you, tuloy ang ating uwi ng Leyte. Kaya see you soon sa mga taga-Leyte dyan. Shout out sa inyo lahat dyan. Kita-kita na tayo dyan. Alright. Dito muna tayo sa unahan mga katuba. Ayan. Bag natin, hindi natin alam kung saan natin nilalagay. Ito, kaya mga katuba, so puno na dyan. Oh my god, siguro ito lang muna, doon na lang natin ilagay sa ilalim siguro. Ito lang muna, wala pa namang uwi kung mga katuba, kaya tatanungin natin yung driver kung saan natin pwede ilagay yung ating bag. Alright sa mga katuba, at yan, naisingit na natin ating bag doon sa taas. Pinagkasya na lang natin kasi pag dito natin ilagay sa upuan, so hindi naman upuan natin to, hindi dito tayo upo mamaya. Yan. Kasi nga mga katuba, no, tulad ng sinabi ko, fully book na, at least naman mga katuba, nakasakay tayo, so tuloy pa rin ang ating uwi. Kaya yun. So yun mga katuba, kita-kita lang tayo mamaya sa biyahe kasi siguro mga alas 11 yata
Tingin ko, anong oras to bebe? Anong oras ba to bebe? Alas 11. Alas 11 mga katuba, kaya yun. Yun mga katuba, yan, may babatiin lang tayo. Happy happy birthday nga pala kay Kuya Jokes MTV. Yan, happy happy birthday sa'yo. Yan, God bless sa'yo at more blessings to come. So yan, enjoy your day. At happy birthday rin kay Kayamuto TV. Yan, happy happy birthday sa'yo idol. Yun, God bless sa'yo. Yun lang. Alright, so yun mga katuba, mamaya na lang. At kasi yung pamasahe mga katuba, 2-4 to po yung isang tao. Alright, so mga katuba, at yan, lumabas na kami doon. At yan, maghihintay muna kami dito dahil may pasahero pang hinihintay. Kaya yun, Mondo Superstar. Alright, hindi ko nakabili ng anong biskwero. Alright, so mga katuba, at yan, finally nakasakay na tayo. At yung mga katuba, dito lang tayo dito sa may gilid. Ayan, andun po yung terminal. So lumabas lang po ang bus dito dahil nga po ay may papasok na ulit na second batch na biyahe. Kaya may hinihintay pa kasi pasahero mga katuba, 5 pirasong katao. Kaya yun. At malamang mga katuba, sa gitna tayo uupo ngayon dahil wala talaga, hindi tayo talaga makakaupo dun sa may passenger seat, no? Sa gitna na lang talaga tayo upo. At least nakasakay tayo, makakauwi tayo. So wala naman tayo ibang dala. At yung bag ko na isiksik ko naman doon sa taas, kaya okay lang mga katuba. At least makakauwi tayo. Kaya mga katuba, kita-kita lang tayo mamaya sa biyahe, sa next vlog. Kaya hanggang dito lang muna ang vlog na to. At maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta. Thank you very much. Una sa lahat, maraming maraming salamat sa Panginoon. At siyempre kay Idol Jumper Sniper. At sa lahat po ng taong tumulong sa akin, thank you very much po sa inyong lahat. At ingat sa'yo palagi, and God bless us all. So yun, see you next vlog. Alright.